Hello mga Caps and welcome back again sa ating YouTube channel. So bago ang lahat, shout out kay Sir JB Karamihan. So hindi ko alam kung nasabi ko siya ng tama. So Sir JB Karamihan, shout out sa iyo dahil ni-request mo yung video na to about sa bar clamps na ginagamit natin sa ating pagbuo ng mga woodworking projects natin. So sa mga mahilig mag-DIY, lalo na sa mga furniture items na ginagawa natin sa ating bahay, sa office o sa mga trabaho natin, ay napaka-useful ng bar clamps para mas mapadali natin yung trabaho. So ipapakita ko sa inyo yung actual usage ng bar clamps. Ito nga pala mga Caps ay nabili natin sa online. Medyo nahirapan tayo maghanap nito kasi yung karaniwan na bar clamp na nakikita ko is isang diretso lang siya na parang flat bar. So yung hinanap ko kasi talaga yung T-bar clamp kasi mas matibay siya. At the same time talagang yung lakas nung pag-ipit niya, yung clamping force niya is napaka-reliable dun sa mga ginagawa nating woodworking projects. Madalas nating ginagamit yung bar clamps tapos yung mga F-clamps. Actually, nagagamit din yung mga C-clamps pero for me, yung F-clamps ay mas useful at mas madaling gamitin kumpara dun sa traditional na C-clamp. So ayan, bago ang lahat ay i-roll muna natin ang intro. So ayan mga Caps, yung T-bar clamp na ginagamit natin sa paggawa ang pagbuo ng mga furniture items. So dalawa ang madalas natin gamitin, yung 7 feet at ito namang isa, itong 7 feet, ito naman yung isa ay 4 feet. Ang clamping capacity nitong 4 feet ay 42 inches at ito namang 7 feet ay 78 inches also. So yan mga Caps, yung mahaba kadalasan ginagamit natin dito sa pag-ipit ng katre or mga salaset na yung mahahabang upuan gaya nun. Tapos ito namang 4 feet ay ginagamit natin dito sa pag-iipit ng mga pintuan, mga panel doors, ganyan. So papakita ko sa inyo yung mga clips na binubuo natin o ginagamit natin yung bar clamps na ito sa pagbuo ng mga furniture items na ginagawa natin sa ating shop. So dyan lang kayo at papakita ko sa inyo mga Caps. So ayan mga Caps, yun nga pala yung utol ko, si LB Airoso. Pinaubaya ko muna sa kanya yung pagbuo ng rep stand. Ang ginagawa namin ngayon is yung rep stand mga Caps, dalawang rep stand. Simple lang yan kasi may nabili tayong may order din isa na magpapagawa ng rep stand. So pinagawa ko na sa kanya. Tapos at the same time papakita ko sa inyo yung actual na paggamit ng bar clamps na pinagawa ko ng mga sa video ko. So dahil ito ay maliit lamang ay yung size 4 feet yung gagamitin natin sa video. So yan, ang size ng ating rep stand ay 20x20, kudrado lang siya. So yan, matapos na butasan, ikinabit na yung sanepa niya, which is 1x3. Ayan, tapos ikinabit na yung mic siya. Ngayon naman ay ilalagay na yung kapartner niya. So yan. So yun pa yung mga ibang pieces niya. So yan, bago natin ikabit, ilalagay muna natin ng wood glue. Wellwood. So iba-ibang klase ng tawag. So basta yun na yun mga Caps. Tapos pag nalagyan na ng wellwood ay iipitin na ng bar clamp. Kasi pwede namang gawin ng discard kahit hindi ka gumamit ng bar clamp o anumang pang ipit. Pero iba pa rin yung pag-ipit o paggawa mo ng mga ganitong project na ginagamitan ng bar clamp kasi mas naiipit at mas pikit o
walang pagitan o awang yung ginagawa mo woodworks. Kaya mas mainam talaga na gumagamit tayo ng bar clamps. Okay? So habang kinakabit niya, ay shout out sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga silent viewers. I don't forget to subscribe to my channel and please continue to support me. Also, click the bell notification para updated tayo sa mga bago nating uploads. Okay? So yan, right now ay gagamitin na natin itong bar clamp. So we can adjust this through this hose. Kaya may mga butas siya, mga caps. Tapos doon lang natin kung saan yung laki. So isa-set mo muna and then saka natin pipihitin doon sa kabila. So yung mapapansin nyo, hindi nyo mapapansin, charot. What? So yan, may awang siya. Pero pag ginamitan natin siya ng bar clamp, is nawawala yung pag-awang niya. So yan. So once na magdikit na siya, pwede na natin siyang pakuan, mga caps. So yun yung kainaman ng paggamit natin ng bar clamp sa ating mga project. Kasi by human force, hindi natin kaya na ipitin talaga ng sagad. So maipit man natin, pero hindi ganun kalakas yung clamping force. So yan. So sa kabila din, makita nyo yung awang niya. So through the use of these bar clamps, okay, bar clamp kasi isa lang siya, so sorry for that. Kasi ito na rin sa inyo, kasi ito na bad time. Sobrang tapang niya, mga kapas. So yung mapapansin niyo, unti-unti siyang dumidikit dun sa frame niya. So that is the essence of using a bar clamp sa ating mga project. Okay. So yun nga pala, mga caps, kaya nasabi nating T-bar clamps is, kung mapapansin nyo yung bar niya, so pinagdikit siya na parang pati siya. Kasi mas matibay ito compare mo dun sa ibang bar clamps na walang ganito sa ibabaw. Isang diretso lang. Ang tendency kasi, maaring bumalakot siya kapag malakas na yung force ng pagpihit natin. Maaring mag-ganon siya, mag-bend. Ito kasi wala siyang pagkakataon na mag-bend kasi meron siyang flat bar pa dito sa ibabaw. So yun yung isa pa na nagtitibay sa T-bar clamp. Nga pala, pangalan ng bar clamp na ito is Gross T-bar clamp. Na-order natin siya sa Lazada. Yung 4 feet, kung diyan nagkakamali, 2,100. At yung isa naman na 7 feet na nandoon ay 2,750. So kung gusto niyo ring umorder dun sa Lazada na napagbilan ko, I can put the link in the description para makapag-order din kayo. So okay naman yung seller, napaka-responsive sa mga tanong natin at naipadala sa atin yung item ng in good packaging at mabilis lang din. Mahirap kasing humanap ng ganitong klaseng bar clamp sa ngayon, sa panahon ngayon. Talagang nagpunta pa ako ng Dao, sa Dao, Pampanga, pero wala ako nakitang ganitong klase ng bar clamp. Ang karaniwan nilang inaalok ay yung isang diretsyong parang flat bar lang siya na may mga butas. Actually, wala nga siyang butas eh. Yung para siyang F clamp na may mga ipin-ipin dito sa gilid na to, tapos wala siyang butas. Pero meron siyang ganito na yung stopper niya is yung mga ipin-ipin lang dito sa gilid. So yun ang kaibahan. Mas maganda pa rin talaga yung ganito, T-bar clamp. Okay, mga caps. So ito nga pala, sinasabi ko sa inyo, mga caps, yung F clamps na ginagamit natin sa woodworking projects natin. Kagaya nito na kabit ngayon sa ating table saw. So yan.
Napaka-useful nito. Kung halimbawa wala akong helper na maghahawak, pwede nating gamitin to sa ating mga projects na ang alalay. Halimbawa, medyo mahaba yung guguhitan mo, tapos gagawa ka ng guguhitan mo siya gamit ang isang pangbara o yung ruler na mahaba. Hindi mo siya mahahawakan sa dulo, pwede mo siyang ipigin ito. Ayan. So, ganun ang gamit itong F-clamps. Mas madali siya kasi nakita niyo siya yung stopper niya. Ito magkabilaan, meron siyang parang mga ipin. So, doon siya kumakagat. Ayan. Adjustable itong mga clamps, yung F-clamps na binili natin na to. Up to 10 inches yung kanyang capacity. Yung kayang ipitin. Gaya ng nakalagay dito kasi medyo bago pa. Ay, hindi pa natatanggal itong mga tags na to. 50 to 250 millimeters yung kaya niya, yung clamping capacity niya. So yan. Ito ay Tolson Tools, na order lang din natin siya sa Lazada mga kaps. Sinatanda ko magkano. Parang 100 plus yung isa. Okay naman siya mga kaps. Napaka-useful at napakadali niyang gamitin kumpara dun sa C-clamp. So yan, once na kinabit mo siya, i-adjust mo lang siya. And then once na inipit mo siya, automatic siyang kumakagat dito sa gilid. Ang mapapansin niyo, ayan. Kasi may mga ipin siya dito sa gilid na to. Na nag-stopper, pinaka-stopper ng ating clamp. So once na inipit mo siya, ayan, nakalaban na siya. Nakalaban na itong upper na to dito sa barrel. Na talaga namang napaka-useful sa ating mga woodworking projects. Okay, so comment down below lang kayo mga kaps kung may mga katanungan pa kayo about dito sa ating mga ginagamit na tools sa ating furniture, para naman makatulong kayo sa iba na naghahanap o kahit ano pa man na kailangan nyong malaman about sa mga DIY works nyo. Basta woodworks yan mga kaps, ay comment down below nyo at we will try to answer those questions sa abot ng ating makakaya. So hanggang dyan na lang muna ang ating video. Don't forget to subscribe to my channel and hit the bell notification for the second time around na pag-alala ko sa inyo mga kaps. Okay. So ayan, nabuo na yung rep stand. Yung top na lang. O, lalagyan na lang natin ng paikot na 1x6 para mas matibay. So baka tanungin ng iba, bakit ang liit naman ng rep stand, yung stand ng rep? Yung force kasi ng rep mga kaps ay pababa naman. So kaya na niyang dalhin yung bigat ng ref nyo, anumang size yan. So ibabase naman kasi yung paggawa ng ref stand dun sa size mismo ng inyong mga ref. Refrigerator. So yan. So laban-laban na yan lahat mga kaps, lalo na pagka niligyan ng top, tapos isang brace dito sa gitna. So yan. Simple lang. Yung iba kasi ginagawa nilang horse fit yung dito sa baba. Hindi naman kasi kailangan sa rep stand yung masyadong mataas na length. So 12 inches ito, 12 inches kasi, or 1 foot. So yon, tamang-tama lang yon kasi kapag tinasan pa natin ng konti, maka hindi na maabot. So hanggang dyan na lang muna ang video natin mga kaps. Thank you so much for your support. God bless and keep safe everyone.